Kumusta po mga kabayan? This video is in Filipino. Please check the English version in the comment section. Sa video pong ito, tatalakayin natin ang lahat ng general na bagay na kailangan ninyong malaman tungkol sa baggage policy ng iba't ibang airlines. Una sa video na ito, tutulungan namin kayong malaman kung paano intindihin ang baggage allowance policy ng inyong airline. Ilang piraso at ilang kilo nga ba ang free baggage na pwede ninyong ma-check-in at pati na rin sa hand carry sa loob ng eroplano? Maaari bang mag-check-in ng kahon? Pwede rin ba ang saco bag? Paano nga ba mag-check-in ng TV? Kaugnay sa mga uri ng bagahe, ano ang pinapayagang laki at sukat nito? Pangalawa, aling mga bagay ang pinapayagan sa inyong hand carry? Ano ang mga dapat sundin at dapat ilagay sa hand carry? Ito ay para iwasan na ang mga gamit ay mapunta lamang sa basurahan ng airport at masayang ang pinaghirapan ninyong pera. Pangatlo, aling mga bagay ang hindi pinapayagan sa hand carry subalit pwede sa check-in? Saan nga ba dapat ilagay ang mga ito? Pang-apat, para sa inyong kaligtasan at kaligtasan ng lahat ng pasahero, aling mga bagay ang ganap na ipinagbabawal sa eroplano, sa hand carry man at maging sa check-in din? Pang-lima, aling mga bagay ang ipinagbabawal ng inyong bansang patutunguhan? Upang maiwasan ang mga parusa at pagmumulta, dapat ninyong malaman ang mga patakaran at batas ng inyong destinasyon. Panghuli, magbibigay kami ng ilang mga tips kung paano iwasang mawala ang inyong bagahe sa biyahe at ano ang mga bagay na dapat iwasan upang hindi umubos ng maraming oras at stress sa security check ng airport. Number 1, free baggage allowance. Unang bagay na dapat maunawaan ay ang binigay na maximum na sukat ng inyong bagahe. Halimbawa, kung ang nakalagay sa pulisiya ng inyong airline tulad ng Philippine Airlines na maximum na sukat ay 62 pulgada o 158 na sentimetro. Ibig sabihin, kapag ang taas at haba at lapad ng kahon ay tinotal natin, hindi ito dapat lalagpas sa 158 na sentimetro. Kapag lumagpas, kailangan po nating magbayad ng excess baggage fee. Gagawa po kami ng hiwalay na video para i-discuss po ito ng detalyado. Ito po ang tuntuning dapat sundin kung magche-check-in kayo ng telebisyon. Kailangan pong sukatin ang kahon kung pasok ito sa free baggage allowance base sa sukat. O kahit hindi TV ang laman, mga gamit lamang, kung kahon ang gusto ninyong i-check-in o di kaya naman ay saco bag na madalas itanong sa comment section, kailangan pong sumunod hindi lamang sa timbang kundi pati na rin po ang patakaran sa sukat. Para masagot kung ilang bag o kilo ang maaari ninyong i-check-in, dapat nating maunawaan ang pagkakaiba ng dalawang ito. Mayroon pong dalawang uri ng baggage allowance, ang piece concept o konsepto ng piraso at weight concept o konsepto ng timbang. Kung iintindihin po natin ang pagkakaiba nito, ito po ay makakatulong sa inyo para makaiwas sa abala sa pag-unpack at pag-repack ng inyong mga bagahe sa airport kung marami po kayong excess. Pati na rin na hindi na tayo mapilitang magtapon ng ibang gamit para hindi magbayad ng excess baggage fee. Magsimula po tayo sa piece concept o konsepto ng piraso. Ang mga sumusunod na airlines na babanggitin na may rutang ito ay gumagamit po ng piece concept. Makinig po ang mga pasahero ng Philippine Airlines na may rutang Philippines to or from North America, Middle East at Japan. Mga pasahero ng Saudia, Gulf Air, Kuwait Airways at Oman Air na may rutang Philippines to or from the Middle East. Mga pasahero ng ANA, Japan Airlines at Cathay Pacific na may rutang Philippines to or from Asia. Mga pasahero ng KLM na may rutang Philippines to or from Europe. Mga pasahero ng United Airlines na may rutang Philippines to or from Guam. Ang inyong baggage policy po ay susunod sa piece concept. Ano nga ba ang piece concept? Kapag piece concept po ang nakalagay sa inyong baggage allowance sa inyong itinerary ay kung ilang piraso o ilang pieces ng bag ang pwedeng i-check-in ng libre o kasama na sa binayaran ninyong ticket. At kada piraso po ay nakalagay kung ilan ang timbang na libre o bayad na. Halimbawa po, kung ang inyong flight ticket ay nagsasabing 2 pieces, 23 kilograms each. Ibig pong sabihin nito, ang free baggage ninyo ay dalawang bag o kahon o saco bag, kung ano man po ang sa inyo.
at kada isa po doon dapat 23 kilograms lamang. Pag lumagpas po kayo sa 23 kilograms sa isang bag o kahon ay may excess baggage fee na po kayo na dapat bayaran. Dapat rin pong isaalang-alang na kahit na handa kayong magbayad ng isang excess baggage fee, mayroong maximum na timbang lamang po ang pwedeng ilagay sa isang bag o kahon at hindi ito pwedeng sobrang bigat. Ito po ay para sa kaligtasan ng mga airport personnel na siyang bumubuhat o nagha-handle ng inyong mga bagahe. 32 kilograms lamang po ang maximum na pwede sa isang bag. Kung lalagpas po sa limitasyong ito, malaki ang chance na mapipilitan po kayong itapon ng ibang laman o di kaya ay magdagdag ng isa pang bag at magbayad po ng excess baggage fee. Pumunta naman po tayo sa weight concept. Ano ang weight concept o konsepto ng timbang? Sa ilalim po nito, ang inyong free baggage allowance ay nakabase sa kabuuan o total na combined na timbang. Ano man ang bilang ng bag na inyong dadalhin, basta hindi lalagpas sa timbang na nakalagay sa inyong ticket, ay tatanggapin po. Magbibigay po ulit tayo ng paliwanag at halimbawa mamaya. Pero bago po iyon, pag-usapan muna natin aling mga airlines at ruta ang gumagamit ng weight concept o konsepto ng timbang. Makinig po ang mga pasahero ng Philippine Airlines, Cebu Pacific, Singapore Airlines, Royal Brunei at Thai Airways na may rutang Philippines to and from Asia. Mga pasahero ng Emirates, Qatar Air, Cebu Pacific at Turkish Airlines na may rutang Philippines to and from the Middle East. At mga pasahero ng Philippine Airlines na may rutang Philippines to and from Europe at Australia. Ang inyo pong free baggage allowance ay susunod sa weight concept. Paano nga ba ito malaman? Kung sa inyong flight itinerary po, hindi sinabi kung gaano karaming piraso o pieces ang maaari nyong i-check-in. At ang timbang lamang po ang binanggit. Ibig pong sabihin kayo ay nasa weight concept. Halimbawa po sa inyong ticket nakalagay ay 35 kilograms. At walang sinabi kung how many pieces. Ibig pong sabihin, pwede kayo magdala ng kahit ilang bag basta't hindi lalagpas sa weight allowance which is 35 kilograms sa ating example. Gayunpaman, may mga airlines na specific ang kanilang patakaran, halimbawa ay ang Cebu Pacific. Ang mga pasahero po ng Cebu Pacific ay maaari lamang magdala ng maximum na 2 bag. Kung ang inyong airline ay walang ganitong restriction, pwede kayong magdala ng kahit ilang bag, pwedeng 3, hati-hatiin ang timbang, o kaya naman 2 kung 2 lamang ang inyong bag. Nasa inyo na po yun. Ang mahalaga lang, huwag lalagpas sa weight allowance. Ito lang po kasi yung timbang na kasama sa binayaran nating ticket. Kapag sumobra na po dito ay magbabayad na tayo ng excess. Ngunit muli, kailangan pong tandaan ng isang bag ay maximum 32 kilograms lang po for safety reasons. Kung lalagpas sa limitasyong ito, malaki ang chance na mapipilitan po tayong itapon ng ibang laman kung wala tayong extrang bag. Para sa mga pasahero ng Philippine Airlines, bukod sa libreng hand carry, ang isang pasahero ay pinapayagan din pong magdala ng maximum na 2 lamang sa alinman sa mga susunod na ito. So mamimili lang po kayo dito ng 2. Isang maliit na handbag o kaya naman ay pocketbook o pitaka, isang overcoat, blanket o kumot, maliit na camera o binocular, laptop na may case, babasahin, duty free bag, pares ng saklay o kaya ay braces, tungkod at iba pang prosthetic na kagamitan kung ang pasahero ay gumagamit nito. Kung magdadala po kayo ng wheelchair na debaterya, dapat po ninyo itong ipaalam sa airline ahead of time at kumuha po ng approval. Ang oxygen bottle po ay bawal, pero kung kailangan po ninyo ito for medical reasons, dapat ito po ay ipaalam sa airline at ipack po ng maayos. At mahigpit na ipinag-uutos na ito po ay hindi dapat gamitin sa loob ng eroplano. Para sa inyong mga sanggol o infants, maaaring magdala ng baby foods for consumption sa loob ng eroplano at isang stroller na i-check-in. Kung kayo ay patungong USA, Canada o Japan, ang free infant check-in baggage ay 23 kilograms. Kung patungo naman ng Middle East,
Ang free check-in baggage ng Sanggolo Infant ay 10 kilograms. Depende sa class ng inyong tiket, pinapayagan ang bawat pasahero ng at least isang hand carry. Ang laki nito ay dapat sapat lang upang mailagay sa overhead bin o di kaya naman ay sa ilalim ng upuan. Ang mga size na ito ay nasa website ng inyong airlines. Karamihan ng mga airports ay mayroong mga istasyon na tulad nito para ma-check kung sakto ba sa sukat ang ating mga hand carry. Gagawa po kami ng separate na video para i-discuss lahat ng sukat at timbang ng mga biyahe, so stay tuned po at tignan sa comment section kapag available na ito. Paano nga po ba malaman kung weight concept o konsepto ng timbang ang sinusunod ng airline sa ruta ninyo? Suriin po ito sa Manage Booking feature ng inyong airline website. Alamin po ang booking reference mula sa inyong travel agency o kaya naman sa booking confirmation ninyo kung kayo mismo ang nag-book. Karaniwan po tulad sa Philippine Airlines, kailangan lang ang booking reference at surname para ma-access ang booking information ninyo. Sa seksyon ng bagahe ay makikita po ang tulad nito. Ang halimbawang ito ay ang ruta ng Philippine Airline na Riyadh to Manila. Ang tiket na ito ay may free baggage allowance na 2 pieces at 23 kilograms each. At isang carry-on o tinatawag ring hand carry na 7 kilograms. Dumako po tayo sa mas interesting na parte. Anong mga bagay ang dapat nasa hand carry? Mahalaga pong tandaan na ang lahat ng inyong mga dokumento, pasaporte at iba pang mahalagang bagay tulad ng inyong mobile phone, camera, laptop, pera, alahas, mga mamahaling metal ay dapat nasa inyong hand carry. Ang mga power banks ay dapat pong nasa hand carry. Bawal po ito sa check-in. Pinapayagan din po kayong magdala ng isang maliit na plastic bag o Ziploc plastic bag kada pasahero para paglagyan ng mga liquids, aerosols, gels, cream at paste. Tulad ng maliit na shampoo, hair gel, toothpaste. Subalit tandaan po na ang liquid ay dapat nasa lalagyan na may label na 3.4 ounce o 100 ml o mas kaunti pa bawat item po ito. Halimbawa po, nakapag-check-in na po kayo, mayroon pa pong security check sa loob bago ang boarding. Doon po ay i-check ang laman ng inyong hand carry. Halimbawa po, may toothpaste kayong dala, dapat ay 100 ml lang o below. Kung mas malaki po dito, ay ipapatapon po ito sa inyo ng security. Mas okay po na nasa Ziploc bag ang mga liquid dahil minsan po mahigpit sila at kung hiwahiwalay po ay matagal ang security check. So, kung may mga pabango po kayo, mga shampoo, lotion, kung more than 100 ml po yan, kabilang po yung mga palaman tulad ng Nutella, dapat po ilagay po yan sa check-in. Wag po sa hand carry kasi ipapatapon po yan sa inyo ng security. Ngayon tandaan po na dapat yung lalagyan ay malinaw na nakasulat kung ilang ml po ang nandun. Kasi kung walang label, hindi malalaman ng mag-check kung pasok po yan, kaya ipapatapon din po yan sa inyo. Ang label po ay dapat nang galing sa original na lalagyan at hindi po kayo ang naglagay lang noon. Tanong po, pwede ba kayong gumamit ng lalagyan na ang nakalagay ay 200 ml tapos kalahati lang ang ilalagay nyo para 100 ml yon? Ang sagot ay hindi po. Tandaan po na dapat yung lalagyan ay malinaw na nakasulat ang maximum 100 ml. Okay po, ang mga medications o gamot po ninyo ay exempted sa rule na ito. Subalit, ilagay din po ito sa Ziploc na plastic bag. Ano ang mga pwedeng ilagay sa check-in baggage? So, ang tanong po, aling mga bagay ang bawal sa hand carry pero pwedeng ilagay sa check-in? Una, anumang mga bagay na pwedeng makasakit tulad ng mga club, billiard ball, stick, metal chain and similar items. Anumang mga bagay na matalas at matulis tulad ng gunting, patalim, palakol, kutsilyo, espada, mga easy open na delata and similar items. Mga tools tulad ng martilyo, destornillador, lagari and similar items. Tandaan po na ang mga baril at bala ay ipinagbabawal, maliban kung ang mga iyon ay para sa sports at hunting. Subalit dapat ay susunod sa mga umiiral na safety protocols. Hindi dapat naka-check-in ang mga gold bars. Ang mga gold bars ay may mga special na rules, hindi rin po basta-basta pwedeng magdala nito, kailangan pong itanong sa inyong airline. Ang mga alahas po ninyo ay dapat nasa hand carry at dapat alamin po kung gaanong halaga lamang ang pwede.
hindi po dapat mag-check-in ng mga live animals o mga buhay na hayop. Gaya na nabanggit, ang mga baril at bala ay ipinagbabawal, totoo man ito o hindi, o kahit laruan lamang. Ang mga magnet at mga bagay na magnetized ay ipinagbabawal. Kung maliit lamang po, halimbawa mga souvenir rep magnets ay okay lang. Anumang material na naglalaman ng mga metal na may magnetic field, bagamat hindi ito itinuturing na dangerous goods, ay maaaring magkaroon ng sapat na magnetic charge upang makaapekto sa instrumento ng eroplano. At sa gayon ay magiging banta ito sa kaligtasan ng lahat, kaya ito po ay ipinagbabawal. Ang iba pang mga dangerous goods na hindi pinapayagan sa parehong hand carry o check-in na bagahe ay ang mga sumusunod. Mga lighter at posporo, pepper spray, mga nakakasakit na bagay tulad ng taser. Sa Philippine Airlines, ang mga electronic cigarettes ay tatanggapin lamang sa inyong hand carry. Ngunit ang ibang airlines ay ganap itong ipinagbabawal. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga paputok, pailaw, anumang uri ng pampasabog, corrosive o wet cell na baterya, mga asido, gasolina, mga nakakahawang substances, kabilang ang mga sample ng dugo. Gayun din ang pesticides, insecticides, mga oxidizing na materyales tulad ng bleach, mga pangkulay o dye, pintura at thinner, camping gas, mga radioactive na materyales, at iba pang mga nakalalason na substances. Ang mga non-rechargeable na baterya ay ipinagbabawal din sa eroplano, maliban sa mga A4 o apat na A na baterya, subalit hanggang 20 pieces lamang. Ang mga pagbabawal na ito ay para sa ating kaligtasan. Ang hindi pagsunod ay maaaring humantong sa malubhang aksidente at maaaring maglagay sa panganib sa buhay ng lahat. Ang iba pang mga bagay na ipinagbabawal ay ang mga sasakyang debaterya gawa sa lithium tulad ng mga electric bike, air wheel, solo wheel, hoverboard at segways. Bawal po ito kahit patanggalin ang baterya. Panglima, may mga ilang bagay na ipinagbabawal ng batas ng inyong bansang patutunguhan at dapat po ninyo itong seryosohin. Halimbawa, sa Saudi Arabia, ang anumang bagay na may karne ng baboy, maging ang mga produktong pork flavored tulad ng potato chips na bacon flavor ay bawal po. Maaharap kayo sa mabibigat na multa at mga parusa kung lalabag sa batas na ito. Ngayon din, ang anumang mga bagay na panrelihiyon na hindi nauugnay sa Islam ay hindi pinapayagan. Huwag magdala ng anumang malaswang material, maging sa mga CD o magazine o libro. Ang pagdadala ng mga inuming nakalalasing o alcohol sa Saudi Arabia ay may karampatang mabigat na parusa. Samantala, karamihan sa mga bansa sa Europa at gayon din sa Australia, South Korea at marami pang ibang bansa ay hindi pinapayagan ang pagpasok ng mga halaman, mga produktong karne at anumang bagay na may mga buto. Dapat tayong mag-research sa mga bagay na ito bago bilhin at iimpake. At syempre, ang mga illegal na droga ay napakaseryosong pagkakasala na may napakabigat na parusa. Huwag pong mahulog sa mga modus kung saan may humihiling sa inyo ng pabor na paki-check-in ang kanilang mga bagahe sa ilalim ng inyong pangalan. Kung hindi po natin alam kung ano ang mga nasa loob ng bag, huwag kailanman i-check-in ang bag sa ilalim ng inyong pangalan. Panghuli, nais namin bigyan kayo ng mga tip upang maiwasang mawala ang inyong bagahe sa biyahe ninyo. Kung ang mga tags o barcode galing sa mga nakaraang biyahe na natin ay nakadikit pa sa bagahe, kailangan pong alisin ang mga ito. Ang inyong mga bag ay sasailalim sa mga serye ng mga pagsusuri, pag-scan, may mga airports na automated ang pag-sort. Kung ma-scan ang isang maling barcode, maaaring makarating sa maling destinasyon ang ating bag, maaaring mawala ng tuluyan o maaaring ma-delay. Bago ang inyong paglipad, lagyan din po ng mga palatandaan ang inyong mga bagahe. Dahil sa pagdating po ninyo ng baggage claim, maraming bagahe ang magkakamuka upang madaling mahanap ang sa inyo o di kaya ay hindi mapagkamalan ng iba na sa kanila ang bagahe ninyo, gumamit ng mga matitingkad at kakaibang mga strap ng bagahe. Mas mabuti kung tight na tight ang paglagay ninyo kasi kung marami rin pong nakasabit-sabit dyan ay pwede po itong ma-stack sa conveyor belt. Huwag din pong kalimutang i-check ang impormasyon sa tag na ilalagay ng airline check-in staff sa inyong bagahe. Kumpirmahin po kung tama ang nakasulat, pangalan at destinasyon. Panguli, upang maiwasan na matagal kayo sa security check, iwasang magdala ng mga bagay na may mga materyales na ito.
Ang isa ay aluminum. Ang aluminum ay naglilimita sa kapasidad ng X-ray machine. Kung may aluminum kayo, maraming black ang nakikita ng security. So ibig sabihin, di nila alam kung ano ang nasa bag. Hindi ito nakikita ng X-ray. At kakailanganin po nilang paulit-ulitin ang check, o mas malala ay magsagawa pa sila ng iba pang mas mahihigpit na check. Ang isa pa ay coffee beans. Ang mga coffee beans ay hindi bawal, ngunit nagbibigay ito ng suspicion sa mga taga-check dahil ang mga coffee beans ay nagtatago ng amoy ng mga mapanganib na bagay at kalakal tulad ng mga illegal na droga mula sa kanilang mga canine na aso. Sa ganong kaso ay kinakailangan nila magsagawa ng mga additional checks.